Sa loob ng 50 taon, ang mga lalaking cisgender ay nakapagbuntis. Walang nakakaintindi kung paano o bakit nagsimula itong mangyari, at ang paksa ay bawal pa rin. Sa Tokyo, nagtatrabaho si Kentaro bilang isang marketing executive para sa isang kumpanyang tinatawag na Univ. Siya ay isang napakamatagumpay na tao, iginagalang ng kanyang mga katrabaho at sikat sa mga kababaihan. Halos gabi-gabi ay madalas niyang pinupuntahan ang ibang babae, ngunit patuloy siyang bumabalik kay Aki, isang freelance na manunulat. Wala sa kanilang dalawa ang naghahanap ng karelasyon, dahil nagko-concentrate sila sa kanilang mga career, kaya perfect itong casual arrangement. Isang hapon, inimbitahan siya ng amo ni Kentaro na si Osugi, si Tanabe, at ang isa pang katrabaho sa hapunan para magkaroon ng espesyal na pag-uusap tungkol sa kinabukasan ng kanilang proyekto, kahit na ang ikatlong katrabaho ay maagang umalis dahil siya ay nasa child duty sa bahay. Pagkaalis niya, nagkomento si Tanabe na hindi dapat ang mga lalaki ang namamahala sa pag-aalaga ng bata dahil iyon ang para sa mga babae. Pagkatapos, sumakay si Kentaro sa tren para bisitahin si Aki, at nakita niya ang isang lalaki na nagbigay ng kanyang upuan sa isang babae na may suot na baby on board na tag sa kanyang bag. Pagkatapos nilang maging malikot si Aki, bumalik si Aki sa pagsusulat at nanood si Kentaro ng ilang TV, kung saan pinag-uusapan nila ang mga pinakabagong kaso ng pagbubuntis ng lalaki. Sinabi ni Kentaro na ang ideya ay gumagapang sa kanya, at inamin ni Aki na hindi siya tutol sa ideya ng pagkakaroon ng mga anak. Ngunit hahadlang sila sa kanyang trabaho. Biglang nakaramdam si Kentaro na medyo masama ang pakiramdam at nagpa siyang umidlip. Kinabukasan, sa panahon ng pagtatanghal, iminungkahi ni Kentaro ang susunod na kampanya ng ad na tungkol sa pagkakaiba-iba na nagpapakita ng iba't ibang uri ng katawan sa kanilang mga modelo. Ang ideya ay mahusay na tinanggap, at sa ibang pagkakataon, si Kentaro ay napiling Creative of the Year sa kumpanya, isang tagumpay na ipinagdiriwang niya kasama ng kanyang kaarawan. Dinadalhan siya ng kanyang mga katrabaho ng isang magandang keke, at nanghihipan na ng kandila si Kentaro, naalala niya ang mga kaarawan niya noong bata pa siya, isang slice lang ng keke ang kayang bilhin ng kanyang ina. Kinailangan din niyang umalis pagkatapos nitong hipan ang kandila, dahil kailangan niyang patuloy na magtrabaho, dahil patay na ang tatay ni Kentaro. Back to the party, once the cake has been cut, Akai decided to leave because she feels like she fit here, and preferred to go home to continue work. Pagkaalis niya, napansin ni Kentaro na medyo nahihilo na naman siya, pero hindi niya ito pinansin. Sa pagtatapos ng gabi, tinawagan siya ng ina ni Kentaro, na si Tomoko, pagkatapos niyang mag-shift ng taxi driver para batiin siya ng maligayang kaarawan. Nais ni Kentaro na huminto sa pagtatrabaho ang kanyang ina, dahil matanda na siya, at maaari na lang siyang magpadala ng pera ngayon. Ngunit ayaw ni Tomoko na maging pabigat. Kinabukasan sa trabaho, nahihilo na naman si Kentaro, at tumakbo palabas ng opisina para sumuka sa inidoro. Pagkatapos, pumunta siya sa ospital para magpa-check up, at nagulat siya nang marinig ng doktor na buntis siya. Sa halip na makinig sa payo ng doktor, tumaka si Kentaro bilang pagtanggi. Nang maglaon, bumili siya ng pregnancy test, habang hindi pinapansin ang mga tingin ng ilang babae sa kalye. Nagmamadali siyang umuwi para gawin ang pagsusulit. Na nagpapatunay sa alam na niya. Sa sandaling iyon, si Kentaro ay nakatanggap ng tawag mula kay Osugi, na gustong matiyak na siya ay off dahil walang sinuman ang posibleng papalit sa kanya sa trabaho. Pumunta si Kentaro sa opisina nang hindi sinasabi sa sinuman ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Habang tinatalakay ang mga posibleng isyong panlipunan na magagamit nila para sa kampanya ng ad, pinapanood nila ang isang clip kung paano kailangang takpan ng mga ina sa Japan ang kanilang sarili kapag pinapakain nila ang kanilang mga sanggol. Biglang lumitaw ang dalawang basang spot sa shirt ni Kentaro, at nang mapansin ng kanyang mga katrabaho, tumakbo siya sa banyo para alagaan ito. Lumalabas na nagpapasuso na siya. At nang i-google niya kung ano ang nangyayari, nalaman niya ang tungkol sa letdown reflex na maaaring matrigger ng tunog ng pag-iyak ng isang sanggol. Samantala, si Aki ay dumalo sa isang espesyal na kaganapan kung saan nakasalubong niya ang isang matandang kaibigan na nagdala ng kanyang bagong sanggol. Nagulat si Aki dito dahil sinasabi ng kaibigang ito noon na ayaw niya ng mga anak, ngunit ipinaliwanag niya na noong siya ay mag-40, ay napagtanto niyang ito na ang kanyang huling pagkakataon at kailangan niyang sumuko. Maya-maya, pumunta si Kentaro sa doktor upang hilingin na wakasan ang pagbubuntis. Ibinigay sa kanya ng doktor ang mga authorization form na kailangan niyang kunan, na nangangailangan din ng pirma mula sa ibang magulang. Inamin ni Kentaro na hindi niya alam kung sino ang ina, at nang ipaliwanag ng doktor na siya ay 10 linggong buntis, tiningnan ni Kentaro ang kanyang kalendaryo at nakumpirma na ang ina ay si Aki. Pinadalhan siya nito ng mensahe na humihiling sa kanya na magkita ngayong gabi para makipag-usap. Ngunit tinanggihan siya nito dahil kailangan niyang magtrabaho. Sinusubukan ni Kentaro na mag-concentrate sa iba pang mga bagay, tulad ng pag-googling ng ilang impormasyon tungkol sa lactation at morning sickness, na nakakadismaya sa kanya dahil ang lahat ng website ay idinisenyo para sa mga kababaihan. Pinutol siya ni Osugi at niyaya siyang pumunta sa sauna kasama niya.
Doon, ipinakita ni Osugi ang pag-aalala sa kalusugan ni Kentaro, dahil patuloy siyang nadudula sa trabaho, at dapat niyang pangalagaan ang kanyang sarili kung ayaw niyang mawala ng trabaho. Sa gabi, nagpapakita pa rin si Kentaro sa Akis, at sinabi sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis, ipinaalam din niya sa kanya na gusto niya itong wakasan. Matapos ang unang pagkabigla, tinanggap ni Aki na lagdaan ang form, ngunit sa sandaling iyon ay nakaramdam muli ng sakit si Kentaro, at nasusuka ang lahat ng papeles. Kinabukasan, ibinahagi ni Aki ang balita sa kanyang matalik na kaibigan, na hinihiling sa kanya na itago ang sikreto. Ang kanyang kaibigan ay nagtataka kung si Aki ay tunay na nag-isip tungkol sa usapin ng pagtatapos, dahil ang anumang pagsilang ay isang himala. Nang maglaon, nagkita si na Kentaro at Aki para sa tanghalian, kung saan inabutan ni Kentaro si Aki ng malinis na anyo. Nag-aalangan, tinanong ni Aki si Kentaro kung gusto niyang panatilihin ang sanggol dahil gusto niyang magkaroon ng isa nang hindi na kailangang dumaan sa pagbubuntis. Iniisip din niya na maaari itong magdulot ng kalamangan sa trabaho ni Kentaro. Tumanggi pa rin si Kentaro, ipinaliwanag na ang pagbubuntis na ito ay nakakasira na sa kanyang buhay, at hindi maintindihan ni Aki, dahil hindi nito katawan ang pinagdadaanan, na nakumbinsi siyang pumirma. Nang bumalik si Kentaro sa trabaho, nadiskubre niyang natapos ang kanyang kuponan sa isang pulong nang wala siya. Ang masama pa nito, inanunsyo ni Osugi na ang posisyon sa pamumuno ay ibinigay kay Tanabe, dahil hindi na maasahan si Kentaro. Sinisikap ni Kentaro ang kanyang makakaya na umangkop sa buhay buntis, habang naghihintay sa araw ng pamamaraan at nagsimulang magsuot ng mga lactation pad. Sa tren, ibinibigay niya ang kanyang upuan sa isang buntis, dahil inilihim pa rin niya ang kanyang sariling estado. Sa opisina, pinapagawa nila siya sa mababang trabaho. Nang tawagan ng doktor si Kentaro upang sabihin sa kanya na sa wakas ay mayroon na silang bukas na lugar para sa kanyang pagwawakas, pumunta siya sa ospital upang simulan ang mga papeles. Ipinaliwanag sa kanya ng isang nurse na dahil 12 linggo na, ituturing itong patay na panganganak, kaya kailangang iulat ito ni Kentaro sa tanggapan ng lungsod at humingi ng pahintulot para sa paglilibing ng fetus. Ang pagdinig ng salitang paglilibing at pag-abot ng isang larawan ng ultrasound ay nagdududa kay Kentaro. Habang naghihintay sa labas, nilapitan siya ni Miyagi, na buntis din at niyaya siyang maghapunan kasama niya. Ang dalawang lalaki ay nagbubuklod sa araw-araw na komplikasyon ng pagiging buntis, ngunit kalaunan ay ipinagtapat ni Kentaro na hindi niya pinapanatili ang sanggol. Naiintindihan at ipinaliwanag ni Miyagi na dati niyang iniisip na hindi rin niya ito itatago, ngunit pagkatapos ay natanto niya na ito ay para sa pinakamahusay dahil ang kanyang asawa ay hindi maaaring mabuntis muli pagkatapos niyang magkaroon ng kanilang unang anak. Pagkatapos ng hapunan, inihatid ni Kentaro si Miyagi sa kanyang bahay, at nakilala ang kanyang anak at ang kanyang asawang si Noriko, na natutuwa na makitang masaya muli ang kanyang asawa dahil pagkatapos niyang unang malaman ang tungkol sa pagbubuntis, medyo nabalisa siya. Sa susunod na pagpupulong sa kanilang mga kliyente, gumawa si Tanabe ng isang pagtatanghal na sa tingin nila ay nakakainip, at hinihiling nila kay Kentaro ang kanyang opinyon. Iniisip ang lahat ng kanyang pinagdaanan at ang mga salita ni Aki tungkol sa pagkakaroon ng kalamangan sa trabaho. Sinabi ni Kentaro sa mga kliyente na dapat silang gumamit ng buntis na lalaki para sa kampanya dahil hindi pa ito nagawa noon. Iniisip ng mga kliyente na ito ay hindi makatotohanan at walang sinuman ang gagawa nito, ngunit si Kentaro ay nagboluntaryo sa kanyang sarili at ipinakita ang kanyang ultrasound na larawan bilang patunay na nakakumbinsi sa lahat na mahalin ang ideya. Sa hapunan, sinabi ni Kentaro kay Aki na iniingatan niya ang sanggol ngunit hindi rin niya kailangang tumulong. Sinabi sa kanya ni Aki na talagang gusto niyang tulungan siyang palakihin ang sanggol dahil kamakailan lamang ay iniisip niyang ito na ang tamang panahon. Ngunit mananatili ang kanilang relasyon. Nag-google din siya sa lahat ng mga pagkain na dapat iwasan ni Kentaro sa panahon ng pagbubuntis upang singilin ang kanilang order ng naayon. Pagkatapos, tinawagan ni Kentaro si Miyagi upang ibahagi ang balita at pumayag silang magkita para sa inuman sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, tinawagan ni Kentaro ang kanyang ina, na labis na nag-aalala tungkol kay Kentaro na posibleng masira ang kanyang karera. Ipinaliwanag ni Kentaro na nakapagdesisyon na siya, at ibinaba ni Tomoko ang tawag upang subukang iproseso ang impormasyong ito. Sa pag-aakalang ang kanyang anak ay maaaring humantong sa parehong buhay na mayroon siya. Pagkalipas ng ilang araw, dumalo si Kentaro sa isang photoshoot upang kumuha ng mga larawan para sa kampanya ng ad, na naging isang kabuuang tagumpay. Sa lalong madaling panahon lahat ay pinag-uusapan ito sa social media at TV, sa wakas ay nagdadala ng pansin sa usapin ng pagbubuntis ng lalaki. Iniimbitahan pa nga si Kentaro sa ilang palabas. Isang gabi, pumunta siya sa isang bar kasama ang kanyang mga katrabaho at pakiramdam niya ay wala sa lugar dahil siya lang ang hindi marunong uminom. Nakasalubong din niya ang isa sa marami niyang kaswal na batang babae sa gabi na nagsasabi sa kanya na hindi na sila nagkikita dahil hindi niya kayang isipin na ang kanyang lalaki ay isang ina. Kinabukasan, binisita ni Kentaro si Miyagi at ibinahagi ang kanyang mga problema. Napagtanto niyang hindi talaga niya kaibigan ang kanyang mga katrabaho at si Miyagi lang ang tanging lalaking nakakausap niya ng hayagan.
Inamin ni Miyagi na ganoon din ito para sa kanya, at naisip nilang dalawa na lumikha ng isang online na espasyo para lamang sa mga buntis na lalaki upang ibahagi ang kanilang mga problema at tips sa isa't isa. Samantala si Aki ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang kapatid na nagtatanong sa kanya upang kumpirmahin kung pupunta siya sa kasal o hindi. Ngunit si Aki ay hindi pa rin sigurado dahil hindi siya nakakasama ng kanyang ama. Nang makita ni Tomoko ang mga ads sa TV, pinuntahan niya si Kentaro para tanungin kung bakit hindi siya gumamit ng pseudonym para maiwasang abalahin ang pamilya, ngunit sinabi ni Kentaro na siya lang at siya. Ginagamit din niya ang pagkakataong magtanong tungkol sa kanyang yumaong ama, ngunit iniiwasan ni Tomoko ang tanong. Maya-maya, inilabas ni na Kentaro at Miyagi ang kanilang bagong online na platform para sa mga buntis na lalaki. Na isang tagumpay na lumabas si Kentaro sa TV upang pag-usapan ito. Sa susunod na pumunta si Kentaro sa doktor, isinama niya si Aki, at nalaman nilang lalaki ang sanggol. Ipinaliwanag din ng doktor na ang mga lalaki ay may mas maraming kalamnan, kaya't maramdaman niyang gumagalaw ang sanggol sa ibang pagkakataon kaysa sa isang babae. Isang hapon, napansin ni na Kentaro at Miyagi ang isa sa mga lalaki sa kanilang platform na nagtatanong kung maaari silang magkita para sa suporta, at inayos nila ang unang pagpupulong ng mga buntis na lalaki sa isang magandang bar. Na isang kabuuang tagumpay. Pagkatapos, pumunta si Kentaro sa bahay ni Miyagi, at nakitang talagang nakakatulong ang kanyang mga pagsisikap, dahil nakita ng anak ni Miyagi si Kentaro sa TV, hindi na niya iniisip na kakaiba ang kanyang ama sa pagiging buntis. Sa sandaling yon, sa wakas ay naramdaman ni Kentaro na gumalaw ang sanggol sa unang pagkakataon. Maya-maya, pumunta si Aki at Kentaro sa isang templo para humingi ng basbas sa panganganak, ngunit ipinagpalagay ng monghe na si Aki ang buntis. Pagkatapos, tinanong ni Kentaro si Aki kung talagang hindi sila ikakasal, at sinabi ni Aki na hindi siya interesado, na itinuturo na hindi dapat mag-alala si Kentaro tungkol sa mga tungkulin ng kasarian dahil lamang sa sinabi ng monghe ang ilang mga kakaibang bagay na isinasaalang-alang ang kanyang buhay ay hindi matatawag tradisyonal na. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol ng isang tawag mula kay Noriko na nagpaalam sa kanila na si Miyagi ay nasa ospital. Pagdating nila doon, ipinaliwanag ni Noriko ang isang impeksyon na naging sanhi ng maagang pagsisimula ng mga contraction, at dahil 20 linggo pa lang ang sanggol, hindi ito nakaligtas. Biglang umiyak si Noriko habang inamin na nagigilty siya sa kalungkutan, ngunit medyo gumaan din na nawala ang sanggol ni Miyagi dahil pinagtatawanan ang kanilang anak sa paaralan dahil sa pagkakaroon ng kakaibang ama. At binigyan din siya ng malamig na tingin ng mga kapitbahay. Nang maglaon pagkatapos nilang umalis, iniisip ni Aki kung hindi rin ba sila nagdadala ng sanggol sa isang buhay ng pangungutya, kaya't sinagot ni Kentaro ang mga magulang na nandyan upang protektahan ang kanilang mga anak tulad ng ginawa ng kanyang ina para sa kanya. Ang ilang mga bagay ay hindi maaaring hawakan sa pamamagitan ng malamig na luhika, at kung ito ang iniisip ni Aki, hindi sigurado si Kentaro na maaari nilang palakihin ang isang sanggol ng magkasama pagkatapos ng lahat. Hindi mapigilan ni Aki ang pag-iisip tungkol sa isyung ito, at nang sa wakas ay dumating ang araw ng kasal ng kanyang kapatid, siya ay dumating ng huli. Sinimulan siyang pagalitan ng kanyang ama sa sandaling makita siya nito na hindi pa umalma, na tinatawag siyang isang makasarili na brat at isang kahihiyan. Bumalik sa lungsod, biglang nagsimulang makaramdam ng kirot si Kentaro. Pumunta siya sa doktor na nagsasabi sa kanya na maaari nilang asahan ang isang napaaga na panganganak at sa makatuwid ay operasyon. Pagkatapos sa opisina, tinawagan ni Kentar ang pangunahing ambasador ng kumpanya, at ipinaalam sa kanya ng kanyang mga katrabaho na nakagawa na sila ng mga plano para sa mga bagong kampanyang kinasasangkutan ng sanggol kapag siya ay ipinanganak na. Hindi makapaniwala si Kentaro na magpapasya sila sa kanyang buhay nang hindi muna siya tinatanong, kaya tumakbo siya palabas ng opisina para maghanap ng matamis na makakain bago ipahayag na aalis na siya. Desperado ang kumpanya na panatilihin ang bituin ito, kaya tinawagan nila ang CEO para kausapin siya ni Kentaro at mag-alok ng maraming papuri na itinuro kung paano hindi sila magiging matagumpay kung wala siya. Si Kentaro ay naging sensitibo at nagsimulang umiyak habang tinatanggap niyang manatili. Pagkatapos ng kasal, si Aki ay nananatili sa bahay ng kanyang mga magulang at kailangang harapin muli ang mga pasaway ng kanyang ama. Itinuro pa ng kanyang ina kung paano niya isinuko ang sarili niyang mga ambisyon na palakihin si Aki, kaya napatitig si Aki at ipinaalala sa kanya na hindi na kailangang maging ganoon ang mga babae. Sa gabi, pumupunta siya sa isang bar para makipagkita sa mga matandang kaibigan sa high school, at karamihan sa kanila ay may sarili ng pamilya. Naulinigan ni Aki ang mga tao sa kabilang table na tumatawa sa mga ad ni Kentaro at tinatawag na mutants, ang mga buntis na lalaki. Kaya't pinutol niya at ipinaliwanag na dahil sa mga komentong tulad ng mga buntis na lalaki na ito ay hindi dapat itago. Pag-uwi ni Aki, naghanda ang kanyang ama na pagalitan siya muli, kaya lumapit siya, at sa wakas ay sinabi niya sa kanyang mga magulang na may anak siya sa isang buntis na lalaki na hindi siya magpapakasal. Gaya ng inaasahan, kinasusuklaman ng kanyang mga magulang ang ideya, ngunit ipinangako niya na mananatili siya sa Tokyo at patuloy na magtatrabaho doon kasama ang kanyang sanggol, kaya hindi siya magiging kahihiyan sa pamilya.
Pagkatapos ay nagpa siya si Aki na umuwi, at habang siya ay nasa istasyon ng tren. Tinawagan niya si Kentaro upang sabihin sa kanya na gusto niyang palakihin ang kanilang sanggol nang walang anumang dating pagkiling, ibig sabihin, silang dalawa ay maaaring lumikha ng sarili nilang bagong paraan upang gawin ang mga bagay na akma sa uri ng relasyon na mayroon sila. Sa sandaling dumating si Aki sa Tokyo, sinundo siya ni Kentaro sa istasyon at tinanggap na sabay na palakihin ang sanggol dahil ang sinabi ni Aki sa telepono ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling ina na mayroon ding sariling pamamaraan sa paggawa ng mga bagay. Ang taksi na kanilang sinakyan ay unang nagpabagsak kay Kentaro sa kanyang kinalalagyan, at laking gulat niya nang makita ang isang lalaki na naghihintay sa kanya doon. Ang kanyang pangalan ay Ichi, at inaangkin niya na siya ang ama ni Kentaro, ngunit din ang kanyang ina. Tumawag si Kentaro sa kanyang ina, upang humingi ng paglilinaw, at isang galit na Noriko ang nagpakita, upang saktan si Ichi sa kanyang pagbabalik. Ipinaliwanag niya kay Kentaro na iniwan sila ni Ichi noong sanggol pa siya, at nagsinungaling siya sa kanyang anak para iligtas siya sa sakit. Sa ngayon, hahayaan siya ni Kentaro na manatili sa kanyang apartment, at habang naliligo si Ichi, nakita niya ang isang larawan ng kanyang sariling kapanganakan sa mga damit ng lalaki. Habang hinahatid ni Noriko si Aki pauwi, at inamin ni Aki na hinahangaan niya siya sa pagpapalaki kay Kentaro mag-isa, sinubukan ni Ichi na makipag-bonding kay Kentaro na ipinapaliwanag kung gaano karaming mga bagay ang nagbago para sa kanilang uri mula noong kailangan niyang magtago at gusto niyang tulungan si Kentaro sa kanyang proyekto sa komunidad. Pagkalipas ng ilang araw, umuwi si Kentaro mula sa appointment ng isa pang doktor upang mahanap si Ichi at Aki na nagtatalo dahil tinatrato siya ni Ichi na parang isang katulong. Agad namang tumalon si Ichi sa kanyang anak, ipakita sa kanya ang kanyang mga ideya para sa mga produkto ng maternity para sa mga lalaki na gusto ni Kentaro, ngunit umalis si Aki sa apartment nang hilingin nilang sumali siya sa team para magkaroon siya ng mas matatag na trabaho. Sinundan siya ni Kentaro, ipinaliwanag na gusto lang niyang tulungan ang kanyang ama sa kanyang panaginip, ngunit iniwan siya ni Aki nang malaman niyang hihilingin ni Kentaro kay Ichi na tulungan siyang palakihin ang sanggol dahil laging abala si Aki. Maya-maya, nakipagkita si Kentaro kay Noriko at tinanong ang buong kwento. Noon, ang mga buntis na lalaki ay labis na nadidiskrimina, at si Ichi ay nagtapos sa kanyang trabaho para magsugal. Sinubukan ng ama ni Noriko na bigyan siya ng posisyon sa kanyang inn, ngunit nang malaman ng mga kapitbahay ang tungkol sa kanyang pagbubuntis, nagsimula silang mag-iba sa kanya. Hindi na nakatiis si Ichi, at tumakbo na siya, at mula noon ay isang beses na lang ulit siya nakita ni Noriko noong sinubukan niyang humingi ng pera. Sa tingin niya, ang pakikipagnegosyo sa kanya ay isang kakilakilabot na ideya, ngunit hindi iniisip ni Kentaro na siya ay napakasama dahil nagtago siya ng larawan ng pamilya. Sa susunod na pumunta si Kentaro sa isang community meeting, nalaman niyang unang nakarating doon si Ichi, at binibigyang pansin niya ang lahat ng mga kwento, mga ideya niya para sa mga bagong produkto, na nagpaparamdam kay Kentaro na biglang naiiwan. Samantala si Aki ay naghahapunan, kasama ang kanyang kaibigan na si Takagi, na may alok para sa kanya. Kailangan nila ng editor para sa isang napakahalagang proyekto sa Singapore. Gustong-gusto ni Aki ang ideya, ngunit nangangahulugan ito na mawawala sa loob ng 2 taon. Kaya sinabi niyang pag-iisipan niya ito. Nang tawagan niya si Kentaro upang sabihin sa kanya ang tungkol sa alok, hiniling niya sa kanya na tumanggi, dahil mayroon din siyang sariling mga proyekto at kailangan nilang ibahagi ang oras ng sanggol, dahilan upang mabitin si Aki. Kinaumagahan, nagising si Kentaro upang makitang nasa balita na siya para sa pandaraya dahil tinakasan ni Ichi ang pera. Ang kanyang mga kaibigan mula sa buntis na komunidad ay humihingi ng paliwanag, at ang press ay nasa buong opisina at kanyang apartment building. Kaya dapat manatili sa bahay si Kentaro. Sa kabutihang palad ay tinawag siya ni Miyagi upang suriin siya, at dinala siya ng ilang mga supply. Ipinagtapat na kahit na masamang tao si Ichi, binibigyan niya siya ng pag-asa dahil nangangahulugan ito na ang isang sanggol na nagmula sa isang lalaki ay maaaring maging kasing dakila ng Kentaro. Dumating si Noriko upang mag-alok din ng kanyang suporta, na nagsasabing malamang na sinusugal ni Ichi ang pera, nagbibigay ito kay Kentaro ng ideya kung saan siya mahanap. Habang sina Noriko at Aki ay nagbubuklod sa kanilang mga karanasan sa mga buntis na lalaki, at pakiramdam na naiiwan, natagpuan ni Kentaro ang kanyang ama na nakatira sa isang van sa isang parking lot kasama ang iba pang mga lalaki na tulad niya. Ibinalik ni Ichi sa kanyang anak ang pera, at ipinaliwanag na labis siyang nagdusa noon. Kaya tumakas ito lang ang alam niyang gawin. Ngunit gusto niyang ang kanyang anak ay mamuhay ng kanyang sariling buhay, sa makatuwid ay huminto siya sa kanilang proyekto, at hilingin sa kanya ang pinakamahusay. Kinabukasan, sinabi ni Aki kay Kentaro na tatanggapin niya ang trabaho sa Singapore, at nangakong pupunta siya ng marami para tumulong sa sanggol. Nasaktan si Kentaro dito, pero nagkunwaring ayos lang. Sa trabaho, isinasaalang-alang ng mga kliyente na alisin si Kentaro sa kanilang kampanya, kaya nagpa siya silang mag-alok ng press conference para linawin ang mga bagay-bagay. Humihingi ng paumanhin si Kentaro sa lahat ng nangyari, at ibinahagi niya ang buong kwento tungkol sa kanyang ama para patunayan na wala siyang kinalaman dito.
Kapag ang isang mamamahayag ay gumawa ng isang panatiko na komento tungkol sa mga wastong tungkulin ng isang ama, si Kentaro ay sumimangot at nangungulit sa kung gaano nakakapinsala ang mga tungkulin ng kasarian na nagpapaliwanag sa ganitong uri ng masamang pagtrato ang dahilan kung bakit ang kanyang ama ay kung ano siya ngayon. Pagkatapos ay sinubukan niyang umalis, ngunit bigla na lamang siyang nahimatay sa sahig. Nanonood si Aki ng kumperensya sa paliparan, at nang makita niyang masama ang pakiramdam ni Kentaro, nagpasya siyang huwag maglakbay at magmadali sa ospital. Hinahanap din ni Noriko si Ichi para kumbinsihin siyang pumunta, at sabay silang pumasok sa ospital habang hindi pinapansin ang press. Ang pamamaraan ay hindi kapani-paniwalang mahirap kay Kentaro, ngunit sa kabutihang palad ay pareho silang lumabas ng premature na sanggol. Nang sa wakas ay muling nagsama-sama ang pamilya, halos umiyak si Ichi nang kunan niya ng litrato ang kanyang anak at apo na tugma sa kanya. Mula noon, magkasamang lumipat sina Kentaro at Aki. At nakuha ni Aki si Takagi na gawin ang kumpanya sa Singapore na i-save ang posisyon para sa kanya sa loob ng ilang buwan. Ang dalawa sa kanila ay patuloy na nagtatrabaho gaya ng nakagawian na salitan sa pagdadala ng sanggol sa kanila at humihingi ng tulong sa mga katrabaho kung kinakailangan. Nag-aalok din si Noriko na magbabisit isang gabi, kaya sa wakas ay makapagpahinga na sina Kentaro at Aki sa isang night out. Ang kwento ni Kentaro ay patuloy na pinag-uusapan, at maraming mga buntis na lalaki ang lumalabas sa balita, nagpapasalamat sa lumalaking pagtanggap, ngayon binibigyan pa ng mga babae ang mga buntis na lalaki ng mga upuan sa tren. Nang dumating ang oras na muling kumpirmahin ni Aki ang kanyang posisyon sa Singapore, sinabihan siya ni Kentaro na huwag magkasala, dahil gusto niyang magkaroon siya ng karera na hindi kaya ng kanyang ina. Nang tuluyang makalayo si Aki, tinupad niya ang kanyang pangako, at madalas pa rin siyang bumibisita, hindi pabanggitin ang araw-araw na pakikipag-video call sa kanyang anak. Ipinagmamalaki ni Kentaro ang kanilang narating, at sigurado siyang magiging isang mahusay na tao ang kanilang sanggol sa ilalim ng kanyang modernong estilong pamilya.